At kaugnay ng balitang iyan, makakapanayam natin si Government Peace Panel Chairperson Marvic Leonen. Magandang umaga po, Dean Leonen. Magandang umaga naman sa iyo, Kara. Okay, Dean, sa ilang bayan ng North Cotabato at Maguindanao, nagkaroon po ng engkwentro yung militar at saka MILF, yung ilang puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Sinabi na po nila na rido daw ito, sabi ng military, pero makaka-apekto po ba ito sa ongoing peace process sa Mindanao? Hindi naman makaka-apekto at na-predict na ho na may mangyayaring mga ganitong mga skirmishes. Una-una, Kara, just to clarify, hindi ho between government and MILF yung skirmish. Nagkaroon po ng skirmish ang MILF at saka BISF. Tapos lately po, government forces and BISF. Dahil very clearly, BISF is a law enforcement issue. Kaya po, I think na nagkakaroon ng mga ganitong skirmishes dahil dina-assert kakayahan na i-enforce natin yung batas natin. Mm-hmm. Pero as of yesterday, nalaman namin na several warrants of arrest have been issued against the leaders of the BILF. Mm-hmm. So patuloy pa rin yung, as far as law enforcement is concerned, patuloy pa rin yung pagtugis dito sa BILF in spite of this Bangsamoro Framework Agreement? Yes, Kara. Kasi marami naman dyan sa area na yan, na lawless element. So hindi mapipigil dahil dito sa Framework Agreement. The Framework Agreement simply puts the government and the MILF on a trajectory towards a roadmap for a final political settlement. At ito na nga yung pagbuo na tinatawag natin na Bangsamoro. Okay, Dean, nung weekend, nagkaroon ng summit ang MNLF led by MNLF Chairperson Noor Miswari. At sinabi niya doon na tutulak raw siya papuntang Middle East para daw sumangguni sa ilang Muslim leaders. Ano pong reaksyon ninyo dito? He is welcome to do whatever he thinks is necessary in order to be able to advocate his cause. Pero sa amin naman, we are the government, we are part of the government, we listen to all criticisms, nakinig kami mabuti sa lahat ng sinasabi ni Noor Miswari, and we are still fully convinced that the Framework Agreement has traction on the ground. At saka siguro he is welcome to go around and malaman niya din yung mga sinasabi din sa amin ng ilang mga bansa sa Middle East, lalong-lalo na yung Organization of Islamic Cooperation, that they are fully supportive of the Framework Agreement. Mm-hmm. So, supportado po ng Islamic community abroad itong Bangsamoro Framework Agreement, sir? Yes, hindi lang yun. Pati EU, pati United States, Australia has came out with a statement. Individually, some states within the European Union. Pero mas importante, Kara, when you go to the ground, sa Mindanao, you can find that there is optimism that is there. Bagamat guarded, of course, kasi kailangan implement yung agreement and all of us are aware of that. But I think there's hope. Mm-hmm. Okay, sir. Actually, mataas yung emotion for this Bangsamoro Framework Agreement. Maraming sumasang-ayon dito, maraming natutuwa dito. Pero ang tanong yung annexes, yung detalye, kumbaga. Kasi ito, in principle pa lang, di ba, sir? Pero yung annexes, yun ang hinihintay, yung magdedetalye kung paano i-implement. Halimbawa, yung wealth sharing and power sharing. Kailan pa po ba, sir, talaga lalabas itong mga detalyeng ito? Nakalagay dun sa Framework Agreement mismo na itong annexes ay susubukan tapusin before the end of the year. Alright. Pero gusto ko lang sagutin sana, Kara, one of the comments that has been raised and has been aired that the framework is not an agreement. The framework is an important agreement. Dahil at least we are on the same track, on the same roadmap towards the final political settlement. At ngayon maliwanag that it's going to be an inclusive process and to get both parties to actually sign an agreement and pronounce to the world na ganito yung magiging common ground nila, I think is a breakthrough in itself. Importante ho yung annexes. Siguro, pagkatapos na annexes, importante implementation. And then after the implementation, yung obstacles dun sa implementation. And then after that, yung workings ng Bangsamoro. Talagang kailangan ng accountability all along the way, but we should not discount the steps that are taken. So step one muna, may framework agreement. We should celebrate that a little bit. But of course, we should know that there are annexes to be negotiated. After the annexes, we should look forward to the implementation, after the implementation, and so on and so forth. Okay, Dean, you talk about implementation. Yan naman yung laging sinasabi. Maganda sa papel, pero kapag in-implement na, doon nagkakaroon ng problema. Isa sa mga dahilan daw kung bakit tinaguri ang failure ang ARMM noon ay dahil nawaldas daw yung pera o yung budget para sa development. Yes. Ngunit may nagsasabi na tila kulang naman daw kasi yung auditing safeguards sa magiging pera ng Bangsamoro political entity. Ano pong reaksyon ninyo dito? Actually, if you look at the framework agreement, nakalagay doon, no, double auditing.
In fact, mm-hmm. auditing, triple pa nga, may internal audit yung Bangsamoro, may external audit yung Bangsamoro, tapos merong national audit yung ating Commission on Audit. If you look at the framework agreement, tinanggito doon, Commission on Audit, very clearly, its jurisdiction shall not be deprived in any way by any part of the agreement or its implementation. So talaga may audit. Mm-hmm. Pero dito, Kara, I think what we put on paper is important, but on the other hand, this is the people that are going to implement it that will be different. This is the first time that we have an agreement that is signed early on an administration. Wala pa hong 3 years yung ating existing administration. It is before the midterm. Ang sabi ho ni President, ang instruction sa amin, we should agree soon enough, sign something soon enough, so that we can implement, so that we can assess before the next administration comes in. So ito po yung difference dito. Susubukan mo natin na magkaroon ng implementation. So makakaasa po ang ating mga Muslim brothers na this time around, yung pera na for development, mapupunta talaga for development at may safeguards dito. This administration is known for daang matuwid. At it went to all lengths in order to be able to hold certain very high officials into account. Pero sabihin ko lang, Kara, we need the vigilance of everybody here, right, not only government. So kailangan no, tapos ginagawa natin that this is a national debate and we will form coalitions and critical masses in order to ensure na magkakaroon nga ng fruition itong agreement na ito. On another matter po, Dean, kayo daw po ay nominated for para maging Associate Justice ng Supreme Court? Yes, I was nominated prior to the framework agreement and we are just going through its due course. Mm-hmm. Hindi po ba ito makakasagabal sa inyong trabaho, sa lalo na sa peace negotiations? Ay, hindi. Alam mo, I have with me a very competent panel of mm-hmm. 4 other individuals. Tapos, so this is collective work, medyo na na-overemphasize na yung work contribution ko dito. But you know, ang dami yung nagtrabaho tungkol dito sa framework agreement. It is only that I am the chair of the panel, kaya siguro I have to speak for the panel. At alam mo, malaki yung kumpiyansa ko dito sa administration that like everybody else, I'm not that indispensable for mm-hmm. this particular process. Pero may mga nagsasabi daw, malaki daw po ang advantage ninyo na mapipili dahil for the work that you've done for this framework agreement. I would like to think, Kara, na hindi yung pagtrabaho ko sa framework agreement. Maybe marami mo kami na maganda ko yung field. Lahat po may kakayahan kaugnay ng batas and would do well to contribute in the Supreme Court. So it is not only the framework agreement, but yun, Kara, all of us have helped towards this. All right, maraming salamat po, Government Peace Panel Chairperson Marvick Leonin.